قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Oh my Lord, open for me my chest and ease my task for me and loose the incorrectness from my speech that they may understand my speech. Assalamu alaikum sa inyong lahat, sa inyo po ang kapayapaan. Bago po ang lahat, nais ko pong ipakilala po ang aking sarili. Ako po si Karasid Marindasan, taga Metro Manila, Quezon City po ako. At gusto ko pong ipahayag, ayaw na ayaw ko po talaga makipagdebate sa Katoliko, supposed to be. Isa po akong debatistang Muslim, pero hindi ko po inahamon kahit kailan ang mga Katoliko. Una, malapit sa puso ko ang mga Katoliko. Pangalawang pamilya ko, Katoliko. Impact sa Metro Manila, pinagkakamalan po ako na tagapagtanggol ng Katoliko. Pero, bakit ayaw kong makipagdebate supposed to be o maghamon sa mga Katoliko? Eh kasi diniklara na ng simbahang Katoliko ang mga Muslim ay maniligtas. Sabi sa katekismo, eto po, iku-quote ko. The Church's relationship with the Muslim, paragraph 841. The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator in the first place amongst whom are the Muslims. These profess to hold the faith of Abraham and together with us, they adore the one true God, the merciful God, mankind's judge on the last day. Eh, maliligtas pala Muslim eh. Eh, ba't magdidibati pa tayo? Diniklara na ng Roman Catholic, maliligtas ang Muslim. Nagagalit nga Protestante at mga Evangelicals eh. Tumututol sila. Ano pang debate? Eh, maliligtas pala kami ayon sa otoridad ninyo eh. Oh, supposed to be, wala nang debate. Ligtas pala kami. Eh, kaya lang, the blame must go on. Okay, magala. Nakalimutan po yata ng ating katunggali na ang paksa po patutunayan niya. One, totoong Diyos si Kristo at totoong tao. Dalawang nature ang pinag-uusapan niya rito. Sa pagbabasa niya ng mga talatang pagkakaunawa ko, pinapatunayan lang niya si Kristo Diyos. Pero mapapatunayan ko po, mauuwi sa dilema itong kalabang ko. Ano po? Ito sports lang. Mamaya ako po ipapaliwanag ang Quran. Ipapaliwanag ko muna ang Biblia. Mamaya na po sa Quran, ano paniniwala namin kay Kristo. Hindi po ako naniniwala na si Jesus po totoong Diyos at totoong tao. Contradiction po yung pahayag na yun eh. Sapagkat may katangian ng Diyos para maging Diyos ka. At may katangian ng tao na hindi mo pwedeng iukol sa Diyos. Iyan ay ayon sa Biblia. Una, ang sabi sa Malakias, sapagkat tres gistes sa is ng Malakias, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago. Ang Diyos daw is immutable sa English. His nature will not change. Ang kanyang kalikasan na hindi pwedeng magbago, siya'y nananatiling Diyos, mananatiling Diyos, at kailanman ay hindi magkakaroon ng katangian bilang tao. Isang talata pa sa Biblia, sa Bilang 23:19, ang Diyos ay hindi tao. Paano yan? Bibisaya ako. Tensya na kayo, ha? Ang Diyos, dili tao busa. Tama ba yun? Dili tao busa. Dili mamakak. Ni anak sa tao. Nga magbasol. Ayun pa, saan? Naintindihan nyo siguro. Yan po'y nakalagay sa Bilang 23:19. Isa pang talata, Oseas 11:9,
ako'y Diyos at hindi tao. Kung ang Diyos yung nagpapakilala, hindi siya tao eh. At sa isang sa unang Samuel, 15:29 ng unang Samuel, binibilisan ko po kasi 30 minutes lang eh. Ang sabi ng Diyos, gayon din ang kaluwalhatian ng Israel ay hindi magsisinungaling o magbabago ng isipan sapagkat siya'y hindi isang tao na dapat niyang baguhin ang kanyang isipan. Ang Diyos po nagpapakilala, hindi po tao. Kaya maling-maling sasabihin mo, ang Diyos, tao. Tao, Diyos. Hindi ho. Ano pa? Ano pa ho ang bibidensa na gagamitin ko po sa Biblia? I'm using the Bible against him. Ito po'y nakalagay sa unang sa Santiago 1:17. Okay ba yan? Okay ba yung nangyari? Ano po ang sabi dito? Basahin po natin. Sabi ho ni Santiago, ayon sa Biblia, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Kaya kanina sabi niya, yung Diyos naging tao. Sino kaya yung naging tao? Yung Ama o yung Anak na si Kristo? Pag sinabi mong ang Anak ang naging tao at hindi Ama, eh lalabas, hindi ka makakaligtas sa dilema. Lalabas, meron palang isang Diyos na hindi naging tao ang Ama. At merong isang Diyos na naging tao ang Anak. Therefore, ilan ang Diyos? Dalawa. Masisira ngayon sa kanyang doktrina na iisa lamang ang Diyos. Tanong pa natin sa kanya, ano ba talaga paniniwala mo? Si Jesus ba naging tao? O noon pa'y tao na? O nagkukunwaring tao? Kasi ang premise mo, patutunayan mo, 100% na tao si Kristo. Kailan siya naging tao? Hanggang ngayon ba tao pa rin siya? Maraming problema. Maraming tayong tatanong. Mamaya, i-reserve natin yan. Malinaw, walang pag-iiba o anino man ng pagbabago ang sabi po ng Biblia. Ito pa, sa unang Timoteo 1:16, ito po, pakinggan po ninyo. Ano ang Diyos? The Bible define what is God. Sinabi ng Biblia kung ano ang Diyos. Eh dapat, itong maging batayan natin para masabi natin, ang isa ay Diyos o hindi Diyos. Ano raw ang Diyos? Basahin po natin sa unang Timoteo. 1 Timothy 1:17. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Tanging Diyos, sabi saya, basahin natin para mas manamnam ng iba. Ito po yung nakalagay sa unang Timoteo. Ang talata po ay chapter 1:17. Basahin natin sa Bisaya. Pakibukas nga sa Bisaya, no? Para mas maganda. Basahin po natin. Sa 1 Timothy, ayan po, chapter 1:17. Ha? Bisaya. Sige po, basahin mo natin para matuto ang mag-Bisaya. Alang sa hari na tanang panahon, kanya nga walay kamatayon. Kamatayan. Ug dili makita. Ah, taga, ang buktong Diyos. Ano yung buktong? Tanging Diyos. O isa lang pala ang tanging Diyos eh. At ang tanging Diyos na yun, walang hanggan, walang kamatayan, hindi nakikita. Therefore, pag nakita ka, hindi ka Diyos. Therefore, pag namatay ka, hindi ka Diyos. Ano pa ang sabi ng Biblia? Sa 6:16 ng unang Timoteo, same chapter,
Pakinggan po ninyo. Sabi ho, dito, siya lamang ang Diyos po. Siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na hindi malapitan, na hindi nakita man ng sino mang tao o makikita man. Ano raw ang Diyos? Ano raw ang Diyos? Siya lamang ang walang kamatayan. I love the Visayan dialect. I want to learn it. Actually, ang nanay ko may pagkasibuano po eh. Okay. Ano po? Okay. Ang sabi ho dito, sa 6:16 po ng unang Timoteo, alang niya, ang butang nga walay kinutuban, ang kahayag nga dili maduol, ang walay nakakita ug dili makita sa mga tao. Ang Diyos pala, ang Diyos pala ayon sa Biblia, ang haring walang hanggan, ang walang kamatayan, immortal, ang nabalot ng liwanag na hindi malapitan. Eh si Kristo nalapitan eh. Napako nga eh. Sabi nila, hindi nakita ng sino mang tao. Si Kristo nakita eh. Oh, makikita man. Ang Diyos ganun eh. Yun ang karakter ng Diyos eh. Kaya paano mo sasabihin si Kristo 100% Diyos at 100% God? Paano ka magiging 100% God kung ikaw'y nakikita, nalalapitan? Eh sabi ng Biblia mismo na lumalaban sa'yo, against you ang Biblia, ang Diyos, hindi nakita o makikita man, hindi malapitan sapagkat siya'y nababalot ng liwanag. Iyan po ang Diyos ayon sa Biblia. At hindi siya nagbabago ni anino man ng pagbabago, kahit slight. Etong tanong. Eto magandang tanong kay ano, mamaya tanungin natin. Sinasabi niya, si Kristo ang Diyos. Tapos yung Diyos na yun, nagkatawang tao. Kanina sinasabi niya, naging tao. Tama ba? Naging tao. Eh, teka lang po. Parang contradiction po yung sinasabi ninyo. Kasi kung ang Diyos ay naging tao, therefore, hindi na Diyos. Eh, naging tao na nga eh. Kaya napakahirap mong tindigan yan, kapatid. Si Kristo raw, naging tao. Sino po ang naging tao? Yung ama o yung anak? Sinong naging tao? Maganda pag tindig mo, sabihin mo yan para hindi malito mga tao. Sino ang naging tao? Sino napako sa krus? Yung ama o yung anak? Kung sinasabi nyo si Kristo ang napako sa krus, at least at siya'y Diyos, yung isa nandito nakapako. Nasaan yung isang Diyos? Nandun sa langit yung Ama. Therefore, hindi ka makakaligtas na ang Diyos ay dalawa. Yung isa nasa langit, yung isa nakapako. Wala pa yung Holy Spirit. Mapupunta ka talaga sa dilema eh. Mapupunta ka talaga sa dilema. At kapatid, walang turo si Kristo na sinasabi.